Gudap turun gudap turun gudap turun gudap turun sa inyong lahat guys, sa mga sa Pilipinas guys, Luzon, Visayas at Mindanao, palagi po kayo mag-iingat guys. At maging sa ibang bansa guys na may mga Pilipino, palagi po kayong mag-iingat dyan guys sapagkat malayo kayo sa iyong mga pamilya. Ingat po kayo lahat dyan mga Pilipino sa ibang bansa, ingat po kayo dyan, ingat po kayo. Dahil napakalayo ninyo sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, ingat po kayo dyan. Ingat po, ingat. Yan. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin guys sa tanghaling ito ay ito guys. May nakita ko guys nakalagay doon ano, yung libro. May nakita ko guys ang libro. Black and white yung cover niya, black and white yung libro. Ang nakalagay doon guys, ang nakalagay doon sa libro guys, ano, nakalagay, salamat PPRD. Ang nakalagay guys sa libro na black and white sa ang cover, ang nakalagay doon, nandun yung mukha ni ano, Rodrigo Duterte, nandun yung mukha niya. Ang nakalagay doon guys, salamat PPRD. PRRD, yan. Yan ang nakalagay guys sa ano, black and white na cover sa libro na yun. Salamat PRRD. Pero ano guys, yung ano ngayon, nakalagay yun, porcel eh. Pero ang bumili guys, parang 3 tao lang yung bumili sa kanyang ano, porcel na ano na yun. Libro na yun, walang bumili. Mayroon bumili 3 pirasong tao lang yata, 5, parang ganun lang yung bumili sa nakalagay sa salamat PPRD. PRRD, salamat. Yun ang nakalagay sa libro na yun guys. Pero ang bumili guys, mga 5 tao lang yung bumili yata. Walang bumili. Nandiyan yung ano niya, nandiyan yung mukha ni Rodrigo Duterte guys. Ano kaya ibig sabihin nyo guys? Yung salamat PRRD. Baka nagpasalamat sila dahil natapos ang termino niya. Baka yun ang nakalagay doon sa libro guys, nagpasalamat sila dahil sa wakas natapos yun ang termino niyang itong ano to. Diba? The devil of the Malacanang. Yan. 6 years. Nanungkulan ang the devil in Malacanang. Si Rodrigo Rua Duterte. Salamat PRRD daw. Salamat sa maraming namatay. Maraming salamat PRRD sa libu-libong namatay sa war on drugs. Ba, salamat. Ha, salamat. Ang dami namatay sa war on drugs. Hindi lang 'yun. Baka nung mayor ka pa Rodrigo Rua Duterte, baka marami ka nang pinatay na tao. Ilang buhay na kaya ang winalanghiya mo, Rodrigo Rua Duterte? Ilang buhay na kaya winalanghiya mo? Baka nung naging mayor ka pa ng Davao, baka ano, baka marami ka na rin buhay ang kinuha. Wala kang karapatan kumitil sa buhay ng kapwa mo Pilipino. Wala kang karapatan. Ang nagkasala ay dapat panagutin sa batas at ikulong habang naghihintay sa kanyang paglilitis. Hindi mo dapat basta kitilin lang ang buhay ng tao. Dahil ang buhay mo, Rodrigo Rua Duterte, ang buhay mo ay kulang pang ipangbayad sa buhay na nawala sa mga kamay mo at sa bunga nga mo. Wala kang ibang ginawa kundi umutos at patayin ninyo lahat yan. Kaya dapat nga ikaw Rodrigo Duterte makulong ka, dapat kunin ka ng International Criminal Court, ha? Kung talagang matapang ka Rodrigo Rua Duterte, kung talagang matapang kang matanda ka, bakit ka kumalas sa International Criminal Court? Bakit ka kumalas, Rodrigo Rua Duterte, sa International Criminal Court? Bakit ka kumalas? Kung talagang matapang ka, bakit ka kumalas? Dahil isa lang ang ibig sabihin niyan, duwag ka, duwag kang matanda ka. Duwag ka, Rodrigo Rua Duterte. Duwag na duwag ka.
durug ang tayo mo. Kung talagang matapang ka, dapat hindi ka kumala sa International Criminal Court. Kaya hindi ako naniniwala matapang ka. Takot ka, duwag ka. Matandang duwag, matandang takot. Matapang ka lang sa bunganga, bunganga, puro bunganga ka lang, matapang ka lang sa bunga, bunganga. Diba tama ako? Diba tama ako, guys? Tama ako, guys? Dahil kung tutong matapang itong si Rodrigo Rua Duterte, dapat hindi siya kumalas sa International Criminal Court. Bakit siya kumalas? Dahil duwag siya. Duwag na duwag, duwag na duwag kang matanda ka. Rodrigo Rua Duterte. Duwag. Yan, yan muna pag-usapan natin, guys. Sa tanghalang ito, guys, kung saan kayo naroon, guys, ingat po kayo, ingat. Yan.